topic ko po ngayon ay sabi ni Bishop, pagmamahal ng anak sa magulang. Pero po gusto ko pong bigyang diin dito ngayon ay kabuuan ng hindi lang anak kundi magulang kundi pamilya. Sabihin mo nga, family matters. Yung medyo po kumain ng pandesal at kape, sabihin nyo nga po, family matters! Amen. Bakit? Ano po ba? Sabi po dito, gusto pong basahin dito, sabi po ni Prime Minister Lee Hsien Loong from Singapore, families are the basic building blocks of our society. They shape our identity and sense of self, transmit values and anchors in the rapid changing world. He said, our families comfort us when we are down and encourage us to reach for the stars. They inspire us to be better people, not just for ourselves and but for the others. Ang pamilya po ay basic building block of the society. Walang iba kundi ang ating pamilya. Ang ating pamilya, amen. Sino po ba dito kasama ang pamilya? Taas ang kamay. Iwagayway, amen. Ito po, ang ating pamilya, ito po yung huhubog sa'yo, amen. Ito po yung kung ano ka ngayon, amen, ay merong parte ang pamilya mo. Tama po ba? Amen. At kung ano yung buhay mo ngayon, ay may parte yung pamilya mo, magulang mo, anak mo. Amen po ba? Amen. Ngayon po, di ba may mga magulang, nakikita niyo po ba, kung ano yung propesyon ng magulang, yun din yung nagiging minsan propesyon ng anak. Tama po ba? Dahil nakikita nila kung ano yung ginagawa at kung ano yung tinatrabaho ng kanilang magulang. So ngayon po, pag-uusapan natin tungkol sa pamilya, paano natin palalakasin at magiging pagpapala ang ating pamilya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, yugyugin mo, huwag ka munang maghihikab. Amen. Alam ko po malamig ang panahon, pero po sa oras na ito, kumapit po tayo at mag-ready even sa online. How to build a strong family? Sabi po dito sa Psalms 127 verse 1, unless the Lord build the house, its builders work for nothing. Unless the Lord watches over the city, the man watches over it, stay awake for nothing. Basahin nga po natin sa Deuteronomy 6 verse 5 to 7. And you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your strength. And you must commit yourself wholeheartedly to this command that I am giving you today. Ito po, basahin natin sa chapter 7. Yung meron pong conviction at malakas, sabihin po natin, 1, 2, 3, go! You shall teach them, amen po, sige po, repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home and when you are on the road, when you are going to bed and when you are getting up. Mga magulang, dapat po may matibay na pundasyon sa Panginoon. Unang-una po dapat, may matibay na pundasyon ang ating mga magulang. Kaya po, palakpakan nga po natin yung mga magulang na nandito. Amen! Unang bubuo o magbibuild ng pundasyon, walang iba kundi ang mga magulang. Amen! Sabihin mo sa katabi mo na may magulang, ayan, may mga magulang na katabi, sabihin niyo po, magsisimula tayo. Magsisimula sa'yo. Amen. Ano ang impact o influence mo sa mga anak mo? Dear parents, alam ko po, uso ngayon ang graduation, uso ngayon ang recognition. Pero ang tanong, ano ang impact o influence mo sa mga anak mo? Sa ating binasa sa Deuteronomy 6 verse 7, kailan natin napag-usapan si Lord?
yung isang buong pamilya sa hapagkainan. Naalala niyo po ba? Kailan kayo nakapag-usap? Kailan tayo nakapag-sharing time na isang pamilya? Huwag niyo po sa akin sabihin hindi ko rin maalala. Ayan. Kailangan alalahanin natin. Kailan natin huling nakapag-sharing time tayo bilang pamilya, bilang magulang? Kailan tayo nagsama-samang nag-devotion ng buong pamilya? Kailan tayo nagkaroon ng family altar? Alam ko po, ng iba ay nasa malayo, pero nagkakaroon sila ng video call, nagkakaroon po sila ng communication para po magkaroon ng devotion o kamustahan. Oras na po para magkaroon ng fellowship ang bawat pamilya. Amen? Hindi po pwedeng text-text na lang, message-message na lang, kundi magkaroon po tayo ng fellowship, magkaroon po tayo ng sharing time bilang isang pamilya. Sa kabataan na nanonood ngayon at nandito, magbigay oras sa magulang. Amen! Dahil hindi natin alam kung kailan sila nandito pa rin o laging nandito kasama natin, huwag tayo magsisi sa huli. Di ba po sa Netflix, talaga namang ang daming oras sa kaibigan, bakit hindi tayo magbigay ng oras sa ating mga magulang? Youth, kabataan ka man, young professionals ka man, young adults ka man, kailangan magbigay tayo at maglaan tayo sa ating pamilya. Amen? Kaya po sa ating binasa, how to build a strong family. Ito po yung binasa natin, sabi po sa Matthew 7 verse 25. Therefore everyone who hears these words of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down and the stream rose and the wind blew and beat against the house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. Verse 27, the rain came down, the stream rose, and the wind blew and beat against the house, and it fell with a great crash. Kaya pinapalakas natin ang ating pundasyon sa ating pamilya dahil alam natin may atake ng kaaway o may challenges at trials tayong pagdadaanan. Hindi tayo exempted. Amen po ba? Kaya ngayon pa lang, iayos at i-rebuild natin ang ating pundasyon ng ating pamilya. Amen? Number one, firm foundation. Ito po yung pinaka-vital o pinaka-importante sa pamilya na may matibay na pundasyon. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, magsisimula sa'yo. Amen. Simula na po natin. Oras na para iayos natin muli ang ating mga pamilya at lalong-lalo na yung pinakapundasyon sa ating pamilya. Amen. Huwag kung ano-ano ang inilalagay at isinasaksak natin sa pamilya. May pamahiing ganyan, may ganyan, huwag ganyan. Number one po, sabi, spiritual foundation. Ang pinaka-importante sa isang pamilya ay yung spiritual life, yung buhay na walang hanggan. Amen? Bakit napaka-importante po nito, itong pundasyon na ito? Bakit importante si Lord sa isang pamilya? It provides stability. Amen? Useless ang lahat kung wala ang Diyos sa pamilya. Amen po ba? Amen. Katulad nito, gagawa ng isang mataas na building, pero yung pundasyon hindi naman okay. Pag dumaan yung calamities, dumaan yung bagyo, dumaan yung challenges, wala na, guho na.
Nag-away-away na yung pamilya. Pero po sa oras na ito, JCTD family, this is our time. Hindi pa po huli ang lahat para iayos, i-build natin, i-rebuild natin ang pinakapundasyon, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Hindi pa huli ang lahat para i-build, buuin muli natin ang ating pamilya. Magkaroon ng matibay na pundasyon. Number one, firm foundation. Ang matibay na relasyon, may matibay na pundasyon. Amen? Kaya po, bilang magulang, oras na po, huwag nating susukuan ang mahal natin sa buhay. Amen? Lalong-lalo na ang pamilya natin. Huwag mong kakatamaran ang pagdala sila sa mga gawain ng ating Panginoon. Bilang magulang, bilang nandito po ngayon, huwag na huwag po nating susukuan yung mahal natin sa buhay. Amen? Ano man po ang kanilang sitwasyon, di ba po laging sinasabi, hayaan mo na yan. Bahala siya sa buhay niya, hindi na magbabago yan. Nahahigh blood ako sa'yo. Di ba mga ganun sinasabi? Pag pinagsasabihan mo, ayaw sumunod. Pero sabihin mo sa katabi mo, pagtsatsagaan natin ito. Amen. Sabihin mo, pagtsatsagaan natin ang ating mga anak, pagtsatsagaan natin ang mahal natin sa buhay. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Walang matigas na puso sa mainit na panalangin. Amen? Huwag mong susukuan yung pamilya mo. Amen? Sama-sama tayong aakayin natin ang ating pamilya sa Panginoon. Anuman ang mangyari, idudulog natin sila sa Panginoon. Amen? Bakit importante si Lord? It provides security. Ang Panginoon ang kasama natin sa pagpapalakas ng ating pamilya. Amen? Hindi ka nangangamba na maimpluwensya ng mga anak natin sa mundo. Bakit? Kasi Jesus is our security. May seguridad, may security, may proteksyon ang ating Panginoon. Kaya dapat lagi nating i-build, lagi nating iayos, lagi nating buuin ang pinakamatibay na pundasyon. Amen? It provides security. Amen? Sa mga asawa na nagtatrabaho sa labas, hindi ka mangangamba. Bakit? He is our security and protector, ang ating Panginoon. Hindi tayo kayang gibain ng kaaway. Mayayanig man, pero hindi tutumba. Bakit? Kasi matibay ang pundasyon ng isang pamilya. Kaya nga sabihin mo sa katabi mo, oras na! Amen! Number three, bakit importante? Amen! Ang pinakapundasyon, it provides prosperity. Psalms 127 verse 2, you rise up early and go to bed late and work hard for your food, all for nothing. For the Lord gives to His loved ones even while they sleep. Hindi natin kakayanin pag wala ang Panginoon. Amen? Amen? Humuhupa at napapagod din po ang ating mga katawan. Tama po ba? Amen. 'Di ba? Talagang todo kayod ka sa pamilya mo. Gagawin mo ang lahat para sa kanila. Wala pong masama doon. Pero ang Diyos, ang sabi ng Panginoon, kahit ikaw ay nagpapahinga, provided ka ni Lord. Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. May mga taong nakalaan para sa iyo na pagpalain ka. Kaya sabihin mo sa katabi mo, brother, sister. Ayan. Kailangan po may kausap. Sabi mo, brother, sister. Provided ka ni Lord. Wow! Amen! Huwag nating tatanggalin si Lord sa pamilya natin. Amen? Hindi man natin nakikita ang ating Panginoon, but He is doing for our family. Amen! Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Ang tao na inuuna ang Diyos
at ang kanyang pamilya ay hindi mapapahiya kahit sa harap ng mga pagsubok at even sa ating mga kaaway. Bakit? Dahil inuuna natin ang Diyos. Amen. Amen. And number two, how to build a strong family. Number one, firm foundation. Number two, fruits. Bakit? Valuable fruits. Ano po yung sa verse 3? Psalms 127 verse 3. Children are gift from the Lord. They are reward from Him. Amen. Anong ibig sabihin ng value? May halaga ang bawat bigay sa atin ng Panginoon ang ating mga anak. Amen. Nung pinag-aralan po natin last Sunday, deliverance from curses. Tama po ba? Amen? Kaya dapat po, huwag tayo nagbibitaw, huwag tayong nagsasalita ng negative words sa ating mga anak. Ito ay sumpa. Kaya po, deliverance. Amen. Natutunan natin last week. Kaya po, sabi dito, how can we build our strong family? We should value our children. We should value them. Amen. Pahalagahan po natin ang ating mga anak. Sabi po dito, see, children are gift from the Lord. The children born to us, our special reward. Bago pahalagahan ng iba ang ating mga anak, bilang magulang, tayo muna ang magpahalaga sa ating mga anak. Amen? Bago ang iba, tayo muna. Amen? Sabi mo sa katabi mo, amen po ba? Ayan. Ayan, gigisingin natin. Amen. Children can bring happiness to their parents. Ano man ang sitwasyon ng ating mga anak, we should appreciate and show our love to them. I-appreciate din naman natin kahit na maharot yan, kahit na makulit yan, kahit na minsan nasisigawan ka na kasi hindi mo ma-open yung Facebook account mo, hindi mo ma-open, nakalimutan mo yung password ng GCash mo. Minsan po na nasisigawan kayo ng anak, pero we should appreciate and show our love to our kids. Amen? Walang ibang magmamahal dyan, kundi ang ating pamilya muna. Amen? Amen? Kaya tayong mga anak, huwag nating i-take for granted ang ating mga magulang. Minsan hindi nila tayo naiintindihan. Mga Genesis, ayan. Yung mga nararamdaman natin, lalo na ngayon. Amen? Lagi nating tatandaan, may utos ang Panginoon sa atin. Kung gusto natin guminhawa, mga anak, at maging successful, kailangan sundin natin ang utos ng Panginoon. Amen. Children can bring honor to their parents. Ngayon pa lang, di ba? Nagbibigay ng honor o karangalan ang mga anak sa mga magulang. Minsan po, di ba, honor student, highest honor, ang daming awards. Bakit ngayon pa lang? Dapat dinidisciple na natin sila. Ipakilala natin si Jesus sa kanilang mga buhay. Dahil mahalaga sa atin ang ating mga anak. Amen! Inilalagay natin sila sa alam nating tama. Amen! Bago maturuan ng mundo, ikaw muna ang magturo ng tama sa kanila. Amen. Kapag hindi mo tinuruan ng tama, tatamaan tayo, mga anak. Kaya, umayos tayo, children, mga youth o kabataan. Amen. Prepare them. Kung mahalaga sa iyo ang iyong mga anak, kailangan we should prepare them, lalo na po mga yung mga bata. Huwag nating iti-take for granted ang mga kids. Bakit? Kasi human being din sila, may buhay din sila. Isama natin sa Sunday school, ang kabataan, i-cell group, i-push natin sa youth gig, isama sa Bible study kapag merong gawain sa bahay o sa church. Huwag nating hayaan makuha ng mundo at ng kaaway ang ating mga anak. Amen?
to build a strong family. Let's value our children. Let's value ang ating mga anak. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Treat them as blessings. Ituring natin silang pagpapala. Di ba po, hindi puro sigawan sa bahay. Amen? Hindi sumpa ang tingin sa bata. Kung hindi, treat them na blessing yan ang Panginoon. Na kahit sumasagot yan pabalang, ayan, mga anak. Di ba? Talagang iinuman ko na ng katapres. Dahil naku, ubod ng bait. Ayaw sumunod sa'yo. Amen? Kung makapagsalita, kala mo, sila yung magulang. Pero dahil ang Diyos ang kikilos at hihipo sa ating mga anak. Amen! Huwag mong susukuan sa panalangin. Palakpakan nga po natin si Lord. May pagkakataon na bakit, di ba minsan naiisip natin, bakit itong bata na to bless na bless? Bakit kahit ano gawin niya, laging honor student? Bakit ito nag-serve na sa church? Kahit sa eskwelahan, napakagaling. Kahit ilaban mo sa mga exam, ang galing-galing nila. Ano, di ba minsan natanong natin, anong ginawa nitong magulang na to? Ano, sino kaya magulang nito? Ano ang ginawa ng magulang na yan para maging ganun yung anak niya? Alam niyo po ba, minsan, dahil bunga ng panalangin ang magulang, pinapanalangin ng mga magulang ang anak. Kaya nagiging blessed generation ang ating mga anak. Amen? Amen po ba? Ito yung mga magulang nito, naglingkod yan sa Panginoon eh. Kaya ang ganda ng buhay. Kaya po sa oras na ito, iayos natin, i-rebuild natin, buuin po natin muli. Yung pinakapundasyon natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Nilalagyan mo ng aral, yung mga salita ng Diyos, nilalagyan mo ng aral yung ating mga anak. Kundi, walang iba kundi ang ating Panginoon, ang salita ng ating Diyos. Amen? Kaya palakpakan nga po natin si Lord. Huwag nating susukuan, huwag nating panghihinayangan, o huwag na po nating, hayaan mo na yung kakatamaran, lagi nating iluhod sa panalangin ng ating mga anak. Sa mga anak naman, ito ang utos ng Panginoon sa atin. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, so that it may go well with you and you may enjoy long life on earth. Mga kabataan, mga anak, sabi ng ating Panginoon, we should obey our parents in the Lord dahil ito ang tama. Number one, respect their position. Leviticus 19 verse 3. Each of you must respect your mother and your father, and you must observe my Sabbath. I am the Lord your God. Mga kabataan, mga anak, ano man ang katayuan nila sa buhay, di ba? Yung mga magulang nila, magulang natin, ano man yung katayuan nila sa buhay, ito ay dapat nating nire-respeto. Amen? Hindi ka man pinapahalagan bilang anak, gawin natin yung tama at ito yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen? Hindi lang natin dapat re-respetuhin ang ating mga magulang, kundi loving and valuing their person. Kung ang ating mga magulang, vina-value tayo, dapat ganun din tayong mga anak. We should love and value them. Amen? Ang asawa, pwedeng palitan yan. Diba? Pero ang magulang, kahit kailan yan, hindi kayang palitan. Hindi mo mapapalitan yan. Bigay sa atin ng Diyos, kaya pahalagahan natin. Amen, mga anak! Amen! Ayan. Mga Monday group, say amen! 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 May mga sitwasyon na hindi mo kaya. Di ba? Minsan yung mga anak, malalaki na. Minsan yung sitwasyon,
Hindi natin kaya kasi may hidwaan bilang anak, pamilya. May mga sitwasyon na hindi mo kaya. Pero pag ang Diyos ang ating kasama, kaya mo silang mahalin at pahalagahan. Yung bilang magulang natin, yung bilang anak natin. Amen. Kaya nating pahalagahan ang ating magulang. Give and take. Pag binavalue tayo ng ating mga anak, i-value din po natin ang ating mga magulang. And number 3, how can we build our, sabi po dito, how can we build a strong family? Number 3, fight. Sabi po dito, victorious fight. Psalms 127 verse 4 to 5. The children, sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3, basa! The children of a young man are like arrows in the hand of a soldier. Happy is the man who has many of them. They will not put to shame when they speak in the gate with those who hate them. Verse 4, ito po yung binasa natin. Gaya ng mga palaso sa kamay ng isang mandirigma, gayon ang mga anak sa panahon ng kanilang kabataan. Ang mga anak ay may malaking potensyal at dapat nating gabayan na may pagmamahal at may tamang aral. Yung binasa po natin dito ay para po siyang isang palaso sa kamay ng mandirigma, ang ating mga anak. Ano po ba ang ginagawa ng mga mandirigma? Inaalagaan po, di ba, yung kanilang palaso o inaalagaan ang kanilang mga sandata. Tama po ba? Tinatago nila, inaayos nila, kinikinis nila. Amen? Nisa hinahasa pa nila para sa pagdating ng digmaan, ready sila. Amen? So, ganun din po ang sinabi dito sa Psalms 127 verse 4 to 5. Katulad po ito ng isang sandata, ng isang sundalo. Mahalaga sa ating mga anak. Amen? Mahalaga po ang ating mga anak na nire-ready natin sila sa laban. Amen? Anong laban? Laban sa buhay. Amen? Kasama lagi sa pagsanay ang kanilang sandata katulad ng mga anak natin. Amen? Hinantulad sa isang sandata na kailangan paghandaan sa laban. Bakit sinasabi dito sa Psalms na kailangan we should prepare? We should prepare our children. Bakit po? Dahil may laban, may atake ng kaaway. Amen? Hindi palaging masaya, di ba, na ang pamilya, minsan may pinagdadaan ng challenges at trials. Amen po ba? At sa oras ng laban natin, every family has a battle. Prepare our family in a battle. Amen? Ihanda natin ang ating pamilya sa laban sa buhay at sa mga kaaway. How? How can we prepare our children? Amen? Sabi po dito, Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Alam natin may laban. Number one, firm foundation. Number two, fruits, value. We should value our children. And how can we prepare our children in battle? Sabi po to, train up a child. Train them. Amen? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, paano natin sila matuturuan, matitrain? Amen? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Kahit maharot, makulit. Amen? Isama po natin, turuan po natin, gabayan po natin ang ating mga anak upang makilala nila ang ating Diyos. Amen? Amen? While they are young, di ba? Sino po magtuturo sa kanila? Di ba? Habang bata sila, turuan na po natin sila ng salita ng ating Panginoon. Amen? Pwede pang ayusin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, iaayos na natin, sister. Amen. Amen. Kahit nga po, sa larangan ng pag-aaral, kung gusto mo maging engineer,
Kung gusto mo maging doktor, gusto mo maging nurse, talagang kukuha ka ng exam, kukuha ka ng pagsusulit. Amen po ba? Amen. So, alam natin may laban, may pagsusulit sa buhay. We should train our children. Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Number two, teach them. Turuan natin sila. Hindi lang po bata, kahit matanda na yung anak natin, kahit na may sarili na siyang pag-iisip, may desisyon. Amen. Basta pinapahalagahan mo ang isang tao. Amen. Gagawa tayo ng paraan para mailagay sila sa tama. Amen. Matanda man yan, may sariling desisyon man yan. Bilang ikaw, magulang, isang magulang, gagawin mo ang lahat. Gagawin mo ng paraan, gagawa ng paraan para mailagay sila sa tama. Amen. How can we prepare our children? Train and teach them. Kaya sa oras po na ito, lagi po nating tatandaan na kahit po lagi nating sinasabi na maiwan na lang yung mga bata dyan. Naku, mahuhuli ko sa church. Ang bagal-bagal magbihis, ang bagal-bagal maggumayak. Pero po sa oras na ito, let's rebuild, iayos natin ang ating pamilya. Encourage natin sila, isama natin sila sa mga ganitong gawain. Amen po ba? Amen. Palakpakan nga po natin ating Diyos. How can we build our strong family? One, ano po yung number one? Firm foundation. Number two, fruits, value. We should value our children and our parents. Amen. Number three. Ayan, sabi po dito, number three. Fight. Victorious fight. Fight. Choose your battle. Amen. Tayo po, lumalaban tayo sa challenges natin sa buhay natin. Kaya po tayo pinag-build up, pinabubuo ng Panginoon ng matibay na pundasyon. Bakit? Dahil may atake o may laban sa buhay. Amen? Choose your battle. Hindi lang po laging depensa, kundi may opensa din. Amen? We have determined who is your enemies. Amen? Sabi po dito, fight! Ipaglaban natin ang ating mga pamilya. Amen? Bakit mo inaaway yung magulang mo? Bakit mo inaaway ng magulang ang anak? Amen? Bakit nag-aaway-aaway? Sabihin mo sa katabi mo, hindi tayo yon. Amen? Sabi dito, choose your battle. Hindi natin kaaway ang ating pamilya. Amen? Demonyo ang ating kaaway. Amen po ba? Amen? Hindi pamilya natin ang kaaway natin. Kaya nga po may casting out demons and deliverance and JCTD ministry. Lahat ng demonyo sa ating pamilya ay papalayasin natin. Amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, paaalisin natin. Amen. Hindi yung pamilya, kundi yung demonyo sa ating pamilya. Amen. Spiritual warfare. Kaya po tayo, bilang magulang, di ba po, hindi lang magulang, kundi mga anak, isang buong pamilya, piliin natin kung sino yung lalabanan natin. Amen? Hindi ang pamilya mismo ang kaaway, kundi yung demonyo. Amen? Ang totoong laban, ang totoong kalaban natin, kasalanan. Amen. Kahirapan, sakit at karamdaman, ang mga hindi kaloob ng Diyos sa ating pamilya, yun ang ating lalabanan. Amen? Amen. Ilaan natin yung energy natin sa totoong laban. Amen po ba? Amen. Baka naman nagkakasigawan na kayo ng pamilya, nag-aaway-aaway kayo sa loob ng bahay. Sabi po ng ating Panginoon, hindi natin kalaban ang ating pamilya. Choose your battle. Ang kaaway natin ay mga hindi kaloob ng Diyos sa ating pamilya. Amen. Ang matatag na pamilya may matagumpay, may napapagtagumpayan sa laban. Amen.
At ito ang magiging testimony natin dahil ito ay mapapanalo natin ang laban natin, ang mga challenges sa ating buhay bilang isang pamilya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Deuteronomy 20 verse 4. For the Lord your God is who goes with you to fight for you against your enemies, to give you victory. Kasama natin ang ating Panginoon sa lahat ng ating laban. Amen! And Psalms, yan, matatapos na po ako, Psalms 127 verse 5. Happy is the man who has many of them. They will not be put to shame when they speak in the gates with those who hate them. Amen? Kaya po pala tayo lumalaban bilang isang pamilya. Amen? Nilalabanan natin ang kaaway. Bakit? Dumating man ang challenges and trials, hindi tayo magigiba. Hindi tayo magagapi ng kaaway. Dahil alam natin, amen? Alam natin, kasama natin ang ating Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Ganyan po kagaling si Lord eh. Sasamahan tayo sa anuman laban natin bilang isang pamilya. Amen. A strong, God-centered family provides confidence and support in times of challenge and conflict. Kaya po ang pagkakaroon ng isang matatag at maka-Diyos na pamilya ay nagbibigay lakas at kumpiyansa sa harap ng pagsubok. Amen. Kaya anuman po ang challenges natin sa buhay, anuman po yung trial sa pinagdadaanan natin bilang isang pamilya o magulang o anak, kayang-kaya nating labanan ito. Bakit? Dahil kasama natin ang ating Panginoon sa ating laban. Palakpakan po natin muli ang ating Diyos. Amen. Sa akin pong pagtatapos, gusto ko lang po ibahagi ang aking testimony. Marami pong nagtatanong, bakit ito yung tinapik ni Sister Joyce? Eh, hindi pa niya na-experience mag-anak. Dito ko po na tinanong si Lord at pinaalala sa akin ni Lord yung mga naturing anak ko sa loob ng church. Amen. For the fast 5 years, ang Monday Cell Group and Vigens. Dito ko po nakita, bilang isang youth leader ng church na ito, kami po ay katuwang ninyo para ma-ready ang ating mga anak sa anuman laban natin sa buhay. Amen? Maturuan sila tungkol kay Jesus. Amen? Mas nakaka-encourage po talaga. At ang sarap mag-aral ng salita ng Diyos kung marami kayong nagtutulungan upang mapabuti ang isang kabataan at isang bata. Amen? Kaya sabi ko, Lord, family matters. Ano ba yung para sa akin? Lord, I should prepare them, teach them. Huwag tayong maghihinawa, huwag tayong mapapagod na isama, turuan ang ating mga anak papunta kay Jesus. Amen? Pinaalala sa akin ni Lord, paano ba maging mahusay ang isang bata at kabataan para sa pagdating ng challenge sa buhay, handa ang lahat. Hindi lang handa ang magulang, hindi lang handa ang isang anak, kundi isang buong pamilya lalaban sa kaaway natin. Amen? Dadaan ang challenge at buhay, dapat handa ang lahat. Dito ko po naisip na kailangan natin ng gabay ng church leader natin para matulungan ang bawat isa. Amen? Amen po ba? At magkaroon tayo ng malalim na pagkakilala sa ating Panginoon. Isang pamilya po tayo dito. Amen? Kaya dapat magtutulungan para maging malakas at mapagpala ang isang pamilya. Amen? Palakpakan po natin si Lord. How can we build our, sabi po dito, balikan po natin, how to build a strong family, firm foundation. Number 2, value your fruits, your children. And number 3, fight. Amen? Victorious fight, choose your battle. And sa akin pong pagtatapos, tayo pong lahat ay tumayo.
Amen. Sabi po kanina, sa ating pinag-aralan sa first service, deliverance from curses. Ano man po yung naging kasalanan ng ating pamilya, pwede po bang ihingi natin ang tawad sa Panginoon? We speak Jesus over our family, over our children, over our parents. Para mas lalong, hindi lang po tayo maging matibay isang pamilya, kundi maging pagpapala ang ating pamilya. Amen. Sa oras po na ito, can we just close our eyes? And ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam nito. Isuko mo lahat sa Panginoon. Lord, nakapagsalita ako sa pamilya ko, sa anak ko. Bilang anak, nakapagsalita po ako sa magulang ko. Church, sa araw-araw ng ating pamumuhay, tandaan natin na ang Diyos ang ating sandigan at gabay. Sa pagtatayo ng ating tahanan, sa paghahanap ng kaligtasan, sa pagsusumikap para sa kabuhayan, at sa pagpapalaki ng ating mga anak, laging isaisip natin ang lahat ng ito ay magiging mabunga, makabuluhan lamang kung kasama natin ang ating Panginoon. Ialay natin sa Kanya ang bawat hakbang, pagkatiwalaan natin Siya sa lahat ng ating gagawin. Church, today, sa oras po na ito, humingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon. Lord, isinusuko ko lahat na naging kasalanan ng aking pamilya mula doon sa henerasyon pa namin, mula hanggang sa ngayong henerasyon. Lord, kung ano man po yung nasalita namin na hindi maganda sa aming pamilya, sa aming mga anak, magulang, hinihingi po namin ito ng tawad. At kung may hidwaan, mahindi pagkakasundo-sundo ang bawat pamilya, Panginoon, patawarin niyo po ang bawat isa. And Lord Jesus, sometimes, tinitake for granted namin ang aming mga anak. Hinahayaan namin sila. Pero sa oras na ito, Panginoon, give us, Lord, patience. Lord, give us, Lord, understanding bilang mga magulang na maidulog, maidala namin sila sa iyo, Panginoon, ang aming mga anak. Come on. Lord, nandito kami ngayon sa iyong harapan. Ang bawat pamilya, we dedicate our family to you today. Guide every parents. Give them clear vision and direction to guide every children, every family, every parents. Give them strength as they provide for their family, Lord Jesus. Lord, we pray to every children na nandito po kami on-site and online. Ilayo niyo po kami sa impluensya ng mundo. Maging malapit sila sa iyo, Panginoon, at makilala ka nila ng lubusan. Lord, we pray and declare that our family is blessed by God. Come on. Just give your hands to the Lord. Ngayon pa lang, i-dedicate mo na uli yung pamilya mo, online and on-site. I-dedicate mo uli yung pamilya mo sa Panginoon. Thank you, Jesus. Shekararayan dararabayan dakiya. Shendararayan dararayan dararaye. Lord Jesus, we lift to you our family. We dedicate to you our lives, our family. Thank you, Jesus. Shekararayan dararaye. Yung mga hindi po namin kasama ngayon ang aming mga anak, touch their hearts. Lord Jesus, soften their hearts, Panginoon, na maging masunurin sila sa kanilang mga magulang. Thank you, Jesus. Lord, mahalin nilang mga magulang. Respect them, Lord Jesus. Shendararakia, shendararayan, dararakia. Yung mga anak namin na nasa malayo, Panginoon, ingatan mo, gabayan sila, Panginoon. Magkaroon sila ng malalim na pagkakilala sa iyo, Lord Jesus. At sa mga anak na hindi nila kasama ang kanilang mga magulang, pray
na darating yung panahon na makakasama mo sila dito. Thank you, Jesus. Shekararayan dararayende. Jesus. Come on, speak Jesus over your family. At yung hindi nila kasama, yung sister and brother, sige po, hawakan mo ang asawa mo, yung anak mo. Amen. Can we just pray for them? Thank you, Jesus. Shendararakia, shendararahian, dararawala. Lord Jesus, nandito po kami ngayon sa inyong harapan. Humihingi ng kapatawaran sa iyo, Lord Jesus. Lord, sa oras na ito, anuman ang naging kasalanan ng aming pamilya, ng bawat isa ng miyembro ng aming pamilya, Panginoon, hinihingi namin ito ng tawad. Ang mga magulang na nagkulang sa paalala, nagkulang, Panginoon, sa pagtuturo sa kanilang mga anak, patawarin niyo po sila, Panginoon. At sa mga anak, Panginoon, na hindi naging masunurin, Lord, we ask for your forgiveness, Lord Jesus. At sa oras po na ito, once again, itinededicate namin sa iyo ang aming pamilya. Lord Jesus, ang bawat membro ng aming pamilya, ipagpalain mo, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang dumating sa buhay ng bawat pamilya, challenges man or trials, kami ay di mangangamba dahil alam namin kasama ka namin. Lord Jesus, buklutin mo kami ng iyong pagmamahal. Lord Jesus, kung sino man po dito may katampuhan, may hidwaan, hindi nagkakasundo ng pamilya,
Lord Jesus, today I speak healing. I speak Jesus healing, restoration na kanilang pamilya right now. At darating po yung panahon na makakasama po namin sila, Panginoon. And Lord Jesus, sa oras po na ito, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong katuruan na sa oras po na ito, hindi huli ang lahat para hindi namin iayos, itama, dalin at idulog sa iyo ang aming pamilya. Lord Jesus, gabayan mo ang bawat magulang. Turuan mo, Panginoon, kung paano i-guide, i-direct ang bawat kabataan. At sa mga kabataan, Panginoon, bigyan kami ng puso na handang sumunod sa aming magulang, even, Panginoon, sa inyo, sa iyo, Lord Jesus. Lord, today, I speak blessing, I speak healing, restoration sa lahat ng JCTD family. Lord, we forbid, Lord, we cast out every curses sa aming pamilya. Lord, kahirapan, inaalis namin ito sa pangalan ni Jesus. Sakit at karamdaman, maagang pagkamatay, we come against you to come out in Jesus' mighty name. Lord Jesus, every curses na inutter sa aming pamilya ay pinuputol na namin sa pangalan ni Jesus. Bow down in the name of Jesus. At Lord, we will declare that our family is blessed by God in Jesus' mighty name. Lord, darating ang panahon na magsasama-sama kami dito. Kami ay maglilikod. And we will declare in our family, as for me and my house, we will serve the Lord. Today, we speak Jesus. We speak Jesus in our family. Hallelujah. Come on, let's worship Him. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Thank you, Jesus. Sa oras po na ito, magpasalamat ka na kay Lord. Every sorrow shine through the shadows, burn like a fire. Thank you, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Lord, sa oras po na ito, kami ay nagpapasalamat. Ang puso po namin ay punong-puno ng pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Dahil sa oras po na ito, tinuruan mo kami at hindi pa huli ang lahat para iayos, itama, i-rebuild muli ang aming pundasyon, ang aming pamilya. Ang aming pamilya ay malakas, pinapalakas mo, Panginoon, in Jesus' name. At Lord, hindi lang pinapalakas, kundi maging pagpapala ang aming pamilya. Lord, sa iyo lamang lahat ng papuri at parangal. At Panginoon, uuwi kami dito ng punong-puno ng iyong aral at iyong salita, in Jesus' name. Even Panginoon, online, pagpalain mo ang bawat nakinig at nanood. Lord, sa aming paglisan sa oras na ito, sa lugar na ito, ingatan, gabayan, protektahan ang bawat pamilya, Panginoon, at may apply namin lahat ng aming natutunan, Lord Jesus. Samahan mo kami, Panginoon, sa susunod na isang linggo na may kalakasan, ang maraming testimony na maishishare, at bless the works of our hand ng mga magulang, lahat na nagtatrabaho, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang kanilang resources in Jesus' mighty name. At sa lahat na nag-aaral, bigyan ng karunungan, kalakasan, ang maging honor student ang lahat ng blessed
generation in Jesus' mighty name. Ikaw mag-provide lahat ng pag-graduation fee, tuition fee, Panginoon. At Lord Jesus, babalik kami na isang, sa susunod na isang linggo, ng punong-puno ng pasasalamat sa'yo. Lord Jesus, we thank